Matagal pinangarap ni Kathy Hardy ang pagtapak sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. May 2 taong kasing sarado ang Pilipinas sa pagtanggap sa mga foreign tourist bilang bahagi ng protocols laban sa COVID-19. Kaya naman sa unang araw na pwede na, lumipad si Kathy para makita ang kanyang 7 buwang gulang na apo sa Pilipinas. And we booked my flight as soon as we found out, and I'm just overwhelmed. Our Connor was born 2 months premature, and so he had a really hard time, and I wanted to be there, but because of COVID, I couldn't be. And so I'm so excited, and I made sure my seat was right by the exit door. Si Warren Ferre naman pumunta ng Pilipinas para magbakasyon at bisitahin ang girlfriend. Visiting and vacation, plus we got some family issues that have happened with my girlfriend. Her mother's lived here and she passed away from COVID. May mga pumunta rin para tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette o kaya naman ay mapuntahan ng iba't ibang tourist spot sa bansa. Ayon sa Department of Tourism, nasa 550 na foreign tourist ang dumating sa Pilipinas sa iba't ibang international airport sa bansa sa unang araw na pwede na. Sa mga dumating sa NAIA, karamihan galing Estados Unidos, Thailand, Malaysia, Canada at Japan. Ang mga tinatanggap na foreign tourists mula sa visa-free countries ay kailangang fully vaccinated at may pruweba. May negative RT-PCR test din na kinuha 48 oras bago ang lipad. May valid ticket paalis ng Pilipinas at may travel insurance para sa COVID-19 treatment habang nasa bansa. Walang quarantine ang mga darating na foreign travelers. Ayon sa DOT, maliit na bilang ang dumating ngayon kumpara noong bago mag-pandemic. Pero inaasahan nila na mas dadami pa ito sa mga susunod na buwan. Ito yung mga travelers na gustong-gusto na talaga pumunta dito sa Pilipinas at hinintay lang talaga nila ang Feb 10. Pagkausap ko yung ating mga tour operators, yung mga tourism stakeholders, usually baka daw dumating yan. Depende sa season nila eh. May April pero malamang June kasi yan ang summer break nila. Or yung mga iba dadating pag winter season nila. Ayon sa Tourism Congress of the Philippines, hindi nila inaasahan na bubuhos agad ang mga turista. Pero malaking tulong ang mga pagdating ng mga foreigners para sa industriyang nilugmok ng pandemic. Sa datos ng DOT, nasa may 1 milyong tourism workers ang nawalan ng trabaho matapos magsara ang ilang mga resort, restaurant at ibang establishmento. Maganda yung dahan-dahan muna. Although we're not expecting really a big influx of tourists, if we can do it slowly, gradually, better for us. We can continue to study the process as we go along. Ayon naman sa palasyo, hindi magdudulot ng panibagong surge ng mga kaso ng COVID-19 ang pagpayag sa pagpasok ng fully vaccinated foreign tourist. Tandaan po natin na pag foreign national coming to the Philippines, kailangan po fully vaccinated. So tayo rin po sa bansang Pilipinas, for our own protection and the protection of the community and our families, kailangan din po ma-ramp up pa natin ang vaccination ng ating mga kababayan. Paalala ng DOT sa tourism stakeholders, kahit na nagluwag ang biyahe sa Pilipinas, huwag kalimutan ang health and safety protocols para sa kaligtasan ng mga bisita at ng mga bibisitahin. Jeff Canoy, ABS-CBN News.